Naglabas ng Davao Regional Trial Court Grant 15 ng utos para linawin ang inisyu nilang temporary protection order kagunay sa paghahay ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy. At mula sa Davao City, saksila si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Pia, ilang araw na ngayon ng pagsisilbi ng pulisya ng arrest warrants laban kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at kanyang mga kasabahan. At kita ninyo man mga kapuso dito sa may likuran ko, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng pulisya sa entrada ng KOJC compound. Pagpasok sa gate ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, may mga makikita ng tolda kung saan naroon ang ilang miyembro ng KOJC. Pinayagan silang makalabas-masok kasunod ng utos ng korte sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa akses ng mga miyembro. Ang ilang pulis nakabantay sa gilid ng katedral pero nakalatag sa kalsada ang riot shields. Wala pa rin nakakapasok ng mga miyembro ng KOJC sa loob nito. Ayon sa KOJC, bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga nang magsimula raw ulit ang PNP sa paggamit sa kanilang ground penetrating radar sa katedral. Ito yung kagamitan na nakaka-detect ng mga tunog pati na tibok ng puso kahit sa ilalim ng lupa. Nabasihan ng PNP kung bakit naniniwala silang nasa underground bunker sa loob ng compound si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang binabantayan natin dahil base sa information nga po natin na itong tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar at yan po yung binabantayan natin. Ito na ang ikalimang araw ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Quiboloy at iba pang akusado. Kasamang nakapasok sa compound ang GMA Regional TV at iba pang miyembro ng media. Dinaanan din namin ang tapat ng Jose Maria College Building kung saan may narinig umanong tila paghuhukay ang ilang miyembro ng KOJC. May mga nakasalansan ding mga baril sa sahig katabi ng ilang nagpapahingang pulis. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot, may ilang miyembro ng KOJC ang humarang at hindi na pumayag na makalusot ang media. Pinasinungalingan naman ng Police Regional Office 11 ang balitang binigyan lang ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isurrender si Quiboloy bago umano nila pasabugin ang KOJC Cathedral. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Eh kagabi, ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Sa kabila ng temporary protection order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court, hindi nagpatinag ang pulisya at hindi umalis sa compound. Ang ilang pulis natulog na sa mga bangketa. Dahil hindi umalis sa mga pulis, muling dumulog ang KOJC sa Davao RTC kinaumagahan. Nais nilang ipakontempt ng korte sina DILG Secretary Benhor Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbel at ilan pang opisyal. Ang essence lang doon is pinapakontempt po sila. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga, pero at least may grounds na kami and if we will be able to present evidences later on, no, baka mag-grant. Ayon kay DILG Secretary Benhor Abalos, tuloy lang ang paghahanap ng mga otoridad kay Quiboloy. Malinaw naman daw kasi ang sakop ng Temporary Protection Order o TPO na inilabas ng Davao City Regional Trial Court nitong Martes. Dito TRO, nare-restrain kami. Wala sa order niya na titigil kami sa operation sa paghuli kay Quiboloy. Meaning, tuloy-tuloy pa rin ang paghuli ng PNP at paghanap kay Pastor Quiboloy. That is important. Kinakwestiyon din ni DILG Secretary Abalos ang inilabas na TPO ng Davao City RTC. Ang kaso raw kasi ni Quiboloy na child abuse ay nailipat na sa Quezon City, kaya wala na sa Davao City. Tinukoy ni Abalos ang kautusan ng Supreme Court na may petsang May 28, 2024. Nahaharap din si Quiboloy sa hiwalay na kasong human trafficking sa Pasig RTC. Nagpulong na daw kaninang umaga ang kanilang legal team kasama ang Solicitor General
para makapaghain sila ng motion for clarification kung valid ang inisyong temporary protection order ng Davao RTC at kung ano ang sakop ng TPO. Kanina, naglabas ang Davao RTC ng supplemental and clarificatory order kung saan binigyang diin ang urgency ng inilabas nilang TPO para pangalagaan ang karapatan, ang seguridad ng mga petitioners. Nilinaw nila na hindi nito kinansela o pinawalang bisa ang prosesong may kaugnayan sa warrant of arrest laban kay Kibuloy. Magkaiba raw ang layunin nito at hindi magkasalungat sa isa't isa. Pia, dahil sa inilabas na supplemental and clarificatory order ng Davao RTC ngayong araw, hinihintay pa natin ang komento ng PNP o mga susunod na hakbang na gagawin nila alinsunod dito. Live mula rito sa Davao City, para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.